Masisira siguro tong gitara pag hinampas ko sa mukha. Bagong taon, binubisit mo ako. Lumayas ka! Lumayas! Wait, di ba I told you that I was going to pay my rent kapag nabayaran na ako sa mga racket ko? No, isang taon mo pa sinabi yan. 2020 na, hindi mo na ako maluloko. Ma, ano ba yan ang aga-aga ang ingay nyo? Ay, nako! Oh, eto! Ayaw magbayad. Samantala ang usapan namin, patitirahin ko siya dito, pero magbabayad siya ng upa. O ano, hanggang ngayon, hindi naman nagbabayad to. Didi, kausapin mo naman ang mami mo. Please naman, di ba kayo naawa sa akin? New Year na, wala akong matutuluyan. Ma, pagbigyan mo na. Di ba sabi nga nila, kung anong ginagawa mo nung New Year, baka yun na rin yung gagawin mo buong taon. Eh, bahala ka. Gusto mo ba buong taon na umiinit ang ulo mo? Okay lang, kaysa naman makita ko ang pagbumuka nito sa buong taon. I promise to pay you within the week. Kung hindi, ako mismo aalis. Sigurado yan, ha? Sigurado yan. Taga mo pa sa bato. Eh, kung yung mukha mo, tagain ko. Ma, tama na. Sige na, bumalik ka na. Basta this week, ha? Kailangan bayaran mo si Mama. Sure. Salamat, ha? Ano sabi mo? Kung ano ang ginawa mo sa unang araw ng taon, yun din ang magyayari sa'yo sa buong taon. Oh. Kung ganon, ihanda mo ang sarili mo sa panloloko ni Tommy sa buong taon. Ready? Go! Oh, ano naman yung pakulo mo? Kikita tayo dito. Naisip ko, magpapa-seminar ako sa village. Tuturuan ko sa kanila yung kunwari method. Kunwari? Hmm. Eh, kunwari lang pala. Eh, di hindi totoo. The kunwari method. Nakita ko yan kasi sa internet. At naisip ko, pwede natin pagkitaan yun. Paano naman kikita dyan? Sa seminar, tuturuan ko sila kung paano magligpit ng mga lumang gamit. Tapos, kukunin natin sa kanila yung mga gamit na itatapo nila. Saka natin ibebenta. Maganda yan. Ay, di ba? Pero, nice. Papayag naman kaya ang mga homeowners na ibenta natin yung mga lumang gamit nila. Siguradong hindi, kung alam nila. Hindi mo naman siguro sasabihin, di ba? Sama ng ugali nyo. Basta kalokohan, nagkakasundo kayo. Kahit kailan, panira to eh. Pwede ba? Nagugutom na ako, kumain na tayo. Teka. Tapusin na muna natin tong kalyan to, saka tayo kumain. Libre mo. Sinabi ko ba? Oh, dito tayo sa bahay nito. Ha? Huwag dyan. Bakit? Dito mo. Parang kailangan ng bahay na ito ang seminar natin. I'm sure maraming lubang gamit sa loob dyan. Ano ka ba? Hindi mo ba nababalitaan? Matagal nang wala nakatira dyan. Binibenta nga yan. Tagal-tagal na wala namang bumibili. Bakit naman? Kasi nga, namatay daw yung kasambahay dyan. Nilason nung matandang may-ari. Kaya may nagmumulto. Parang hindi yata totoo yun. Anong hindi totoo? Pagkagabi nga daw. Bigla na lang bumubukas ang ilaw dyan. Eh, wala naman tao. So, ibig mo sabihin, haunted house ito? Maaring ganun na nga. Maaring, sabi nila, masamang espiritu daw nakatira dyan. Ganun ba yon? Eh, di haunted house din pala ang bahay ni Tommy. Ha? Bakit naman? Eh, masamang espiritu nakatira. Hindi ako masamang espiritu, ha? Oo nga pala. Masamang tao. Nagsalita. Go! Mimi, anong ibig sabihin nito? Engot ka ba? Hindi mo ba nababasa? Room for rent.
Ibig sabihin, nagpapaupa kami ng kwarto para dagdag kita sa amin. I know what the sign says. Ang question ko, bakit ka nagpapaupa ng kwarto na hindi ko alam? At bakit naman sasabihin pa namin sa'yo, bahay mo ba to? Bahay mo ba to? Bahay mo ba to? Nakakalimutan mo na ako pa rin ang presidente ng asosyasyon natin. At bilang presidente, kailangan ko malaman lahat ang nangyayari sa village na ito. Yun lang! Ikaw kasi Berta eh. Bakit kasi pinakita mo sa kanya? Sabi mo, ikabit ko sa labas. Ang kulit mo din kasi, gumawa ka pa ng ganyan. Eh, alam mo naman, nag-post na si Didi sa internet. Basta, kailangan nyo magbayad ng security fee bago kayo magpaupa ng kwarto. Mukha mo! Ano naman yung security fee na yan? I don't like strangers lurking in our village. Baka kung sino-sino at patitiran mo dyan sa bahay mo. Ah, talagang, if I were you, hindi ko na itutuloy yung negosyo niyan. Take it from me. That's a bad idea. Ah, buti pa. Si Didi na lang ang kausapin mo dahil siya ang masigasig na gustong magpaupa ng kwarto dito. Oh, sige, tingnan mo natin muna. Para mabilis to, magbayad na lang kayo. 10,000 lang naman eh. No? 10,000? Oo. 2,000 para sa security fee, 8,000 para sa professional advice ko na huwag mo na ituloy itong negosyo to. And mind you, that comes from actual experience. Ah, ganun ba? O sige, may advice din ako sa'yo. Based on my personal experience, mabuti pa, umalis ka na bago pa mabali ang leeg mo. At bibilang ako ng tatlo. Isa, tatlo! Teka muna! Mali ang bilang mo! Asa ng dalawa? Mimi, will you be my wife? Kapal mo ha! Kadiri ka! Wait. Racket lang ito. O yan, ganyan. Magandang usapan dapat. O ano naman yung racket na yan? Okay. I need your help. Kailangan natin paalisin sa bahay nila sila Pipito. Ang kapal mo ha! Will you please let me explain first? Nakausap kasi ako ng negosyante na gusto gawing resort yung lupa ko sa Baler. Yun lang. Lupa mo sa Baler? Eh, di ba puro bangin yun? Nahulog ka nga doon, di ba? Hindi naman niya alam yun. Ano ang kinalaman ni Pipito doon sa racket mo? I need his house as collateral. Kunwari lang. Eh, bakit hindi yung bahay mo? Eh, alam mo naman ang bahay ko eh. Parang bachelor's pad. Bachelor's pad ka dyan. Ang sabihin mo, walang laman yung bahay mo dahil nabenta mo na lahat ang laman nun. Whatever. Ano? Gusto mo bang rumakit? O no? Ano bang gagawin ko dyan? Simple lang ito eh. Papanggap ka ng misis ko. Na asawa ko. Okay? Ipakikilala kita. And then we'll have lunch. That's it. Kano? 15%, that's it. That's my final offer. Take it or leave it. Okay, take it na. Pero tandaan mo ah, kunwari lang ah, huwag mo kong mamanyakin. Excuse me, no? Hindi kita type. The most I'll do is, ahagdayan kita. Pero parang ganito. See? Trabaho lang, oh. Hoy! Ano ginagawa mo kay Mama? Minamanyak niya. Minamanyak mo ako? Hype ka? Manyak, ha? Malis ka na bago tayo mabuko. Okay. Well, thank you for having me over. Baka sa susunod, eh, gusto niyong dumalaw sa resort ko and maybe for, second honeymoon? Sure. Oh, kailan muna natin i-finalize yung pagbili mo ng property ko sa Baler? Yeah, sa Monday. I'll go back to Bataan and consult with my lawyer. Ah, sige. Tawagan lang tayo kung sa tayo magkikita. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Nice. And thank you. Mauna na ako. And super thank you sa napakasarap na lunch. Oh, walang ano. Thank you for coming. Thank you po. Thank you. Ma! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. So, you must be Didi. Ah, opo. Sino sila?
I'm Orchie. Yes, future business partner ng papa mo. Huh? Yes. Actually, you're very blessed to have parents like Mimi and Tony. Oo naman. Dumaan lang ako kasi hingi lang sana ako ng pang-shopping sa Papa Tommy ko. I know how that feels. Kasi yung daughter ko may hilig rin humingi na pang-shopping sa akin. Bigyan mo na lang ng pang-shopping, anak mo. Bigyan mo na. Sarap na yung shopping, no? Oo. Kasi meron ako mga kailangan bilhin, eh. Kulang to pa. Ay, sa papa. Wala na, ito lang ba? Wala ka talaga. Wala ka talaga. Sige, pwede na tumamihan na lang yung sobra, ha? Baka card. Benta mo sa kanya card po. Ay, hindi, okay na to. Okay na yan. Pa, thank you, ma'am. Bait talaga ng Papa Tony ko. Sobra. Thank you, Papa. You're welcome. Ano, ha? Ikaw, panay din naman ang patol mo sa mga racket nito. Iyon kasi! So, hindi mo mag-asawa. I'll tell you what, Tommy. I'll give you another chance. Pwede pa rin tayong maging business partners. Oh. Really? Mm-hmm. Sa isang kondisyon. I'll do anything. Ano-ano kondisyon? Okay. Since kayong dalawa ni Mimi mo ang bagay na bagay sa isa't isa, bakit hindi na lang kayo magkatuluyan? Yuck! Uy! Inikilabutan ako! Lumayo mo ka sa akin! Bigyan mo na, doon naman. Sapa! Ali Mimi! Ali Mimi! Ay, Ali Mimi! Ay! Nakahanap na po ako ng pwedeng kasambahin niyo. Ay, talaga? Opo. Paano? Magsisimula na ba? Ay, pwede na po ngayon. Kasi kailangan daw po niyang trabaho eh. Ay, talaga? O sige, nasaan siya? Ay, wait lang pa. Oo. Liki na! Magandang hapon po, ate. Ate! Pasok po. So, my friend? Nako, eto na panira. Why? I'm actually here para makatulong. Bakit? Well, balita ko kay Robert na may gitara ka na luma na kailangan mo paayos. Ito ba yun? Hmm. Okay. Baka pwede natin paayos to. Magkano? Wala. Hindi nga. Pamasahe lang hihingi ko. Talaga? Hmm. Oh, sige. Kung alam mo talaga ang sira niyan, ikaw magpaayos niya. Bibigyan mo akong pamasahe? Pati pang merienda. Talaga? Oh, okay ah. Alam mo, in my expert opinion, sa tingin ko ang problema at saka ang sira nitong gitara nito ay itong buong body, ito. Eh sabi ni Chito, okay yung katawan ni. Eh. Kasi kailangan palitan yung body kung gusto mo. Ang problema, tingin ko itong strings. Ito.
hindi naman. Hmm? Oo nga, natutugtog pa ni Chito. Wala lang sa tono. Ano yung sabi niya ang sira nito? Itong araw, ito oh. Baluktot daw yan. Kaya talagang kahit anong gawin mo, hindi maitotono. I told you so. Ano I told you so? Eh si Elsa lang nagsabi kung ano diferensya. Well, whatever. Whatever. Basta, kung papaayos mo to, sa tingin ko, aabot ito ng mga 10,000 pesos. Ano? Ano? 10,000? Oo. Alam mo, basisira siguro tong gitara pag hilang Pasko sa mga hapon. Tumi na! Wala! Wala! Go! Nakikipag-chat ka sa lalaki? Of course not. Kinakaliwa mo si Mara, no? No. No. Pag hindi ka umamin, tatawagan ko si Mara. Yes. Nakikipag-chat ako sa lalaki. Sabi ko na eh. Pero hindi ko siya boyfriend. Well, hindi pa. Napaka walang kwenta ka talaga. Ang bait-bait ni Mara sa'yo, ipagpapalit mo sa matandang lalaki. Okay, pero hindi ganyan. Itong website na ito, dito nakilala ni Judith yung naging fiancé niya. O, alam ko. O, tapos? O, de, gumawa ako ng account. Pero sinabi ko, babaeng byuda ako. Ikaw talaga? Kung ano-ano mga kalokohan pumapasok sa utak mo? Boy, excuse me. Talagang effective naman siya. Ang daming gusto makipagkaibigan sa akin. As a matter of fact, ito nga si Hanso, gusto niya akong padala ng pera. Talaga? Oo. Paano ba sumali dyan? Hindi ka na pwede. Bakit hindi pwede? Senior citizen yata ako. Oo nga, pero di-register ko yung pangalan mo eh. Hmm? Ito. Bibi! Huwag mo nga ako pinagkakausap ha. Tanggalin mo yung picture ko dyan. You know, it's because of your picture that I want to talk to you eh. Kaya kasi, gusto magpadala ng pera yung taga-Australia. Si Hans? Kano? Well, actually, sa akin niya ipadadala. Ikaw lang ang mangungulekta. Kaya kung gusto mo, 70-30 tayo. Ayoko. That's 10,000 pesos. Sayang rin yun, ha? Papayag ako kung ako ang 70. What? Come on! Oh, ayaw mo? Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung picture ko. Okay. Fine. Pero gusto ka niyang kausapin on video call, ha? Video callin mo yung mukha mo! Kung inakala mo, nagagawa ko ng kalokohan, hindi, oy? No. Mimi, it's not like that. Gusto ka lang niya kausapin para siguraduhin na hindi ka scammer. Yun lang naman yun, eh. Yun lang yun? Yun lang yun! Ano, ready ka na ba? Sige. Oh, by the way, sinabi ko sa kanya na labandera ka, at saka may dalawa kang anak na binubuhay, ha? So, kailan? Dapat mukhang malungkot ka. Sige. Te, mas malungkot pa dyan. Ganon? Come on, I want to feel the drama! Give me the emotions, baby! Yes! That's it! Okay, tawag ko na. 70 ako. 70. Ano mo, ah? Will you please let me explain to you? Magandang hapon po, ate. Huwag mo kong mamanyakin. Excuse me, no? Hindi kita tayo.